What's up guys? Welcome to my YouTube channel, Ain Kun. For today's video, pag-uusapan natin kung saan ba mas maganda mag-AFK farm. Chaos field ba o normal field? Lahat yan sasagutin natin, kaya ano pang inihintay nyo? Let's go! Una sa lahat guys, ang tanong, saan ba mas importanteng mag-farm? Ang pinakatamang sagot lang yan guys, parehas po. Parehas po silang importante mga idol, chaos field man or normal field. Meron kang pangangailangan na sa chaos field mo lang makikita at meron ka rin pangangailangan na sa normal field mo lang makikita. So parehas lang silang kailangan mong gawin, no? So pag-uusapan natin kung ano bang ang mga advantages or mga rewards loots na makukuha nyo sa chaos field at normal field. Unahin na natin ang normal field, guys. Sa normal field, kung ikaw ay katulad ko na nagpapa soul stone, no. Kunya, nandito ako sa saan ba to? Golden Grove. Sa Golden Grove ako, guys, nagpapataas ako dito ng record, ayan. Kasi balak kong kumpletuhin to, guys. Ayun, katulad nito, ayan, kailangan kong magawa rin yan dito sa may Golden Grove, no. So medyo kakainan nga lang siya ng medyo malaking oras, pero okay lang kasi maganda rin naman ang dagdag niyan sa CP, no. Medyo mataas din, guys. So ngayon, kung ikaw ay isang katulad ko na naghahabol sa mga soul stones, well, isa yan sa mga advantage na makukuha mo sa normal field. Pwede kang makakuha ng soul stones na makakatulong sa'yo para makakuha ng malaking CP. So ano pa ba ang mga kailangan or makukuha nyo sa pagpa-farm nyo ng normal field? Isa na yan sa mga dito. At tulad dito guys, isa na to sa mga makukuha nyo, yung mga fuse badge. No? Pagkapag may fuse badge kayo guys, iipunin nyo lang yan. Tapos iaano nyo siya dito kay Evermore, dito kay Alchemy, yan sa Genie, no. Diyan niyo siya ilalagay, guys. Tapos makakakuha kayo ng mga rewards din, no, katulad ng mga bagay na makakatulong sa iyo. Diyan kayo makakagamit ng fuse badge, guys. Ano pa ba ang mga kailangan or makukuha niyo? Syempre, makakakuha kayo ng mga Storm Swift Solution Certificate, guys. Alam nyo naman, sobrang mahalaga na itong Storm Swift Solutions, no? Alam nyo naman na kung ano kumpara saan yung Storm Swift Solutions, no? Kung di nyo na naitatanong, meron tayong video about dito sa Storm Swift Solutions. So, tignan nyo na lang sa mga videos natin, no? Kung ano ba ang gagawin or ang gawa nitong Thorn Swift Solution na to, no. Syempre isa rin to sa mga bagay na kakailanganin nyo dito sa Ni No Kuni Crossworlds, guys. And isa pa, syempre makakakuha kayo ng mga ingredients, no? Mga ingredients sa pagluluto, guys. Sa ngayon, guys, ako hindi pa ako nagagawa dito sa mga ingredients sa mga pagluluto. Hindi pa ako dyan. Pero panigurado naman sa mga susunod nating content about dito sa Ni No Kuni, meron tayong mga magagawa dito sa mga ingredients na sa pagluluto, no. So syempre isa pa dyan, etong vintage trunk. Makukuha nyo to sa mga normal field lamang. Hindi kayo makakuha nito guys sa mga chaos field, no. So, malaking tulong to para sa pag-upgrade ng inyong character, no? Pag-upgrade and pagka-craft. Ayan. Diyan kayo makakuha ng mga... Pati na rin sa sa Tetris, guys. Ito, dito rin kayo makakuha, guys. Okay? Pang-upgrade yan, tsaka pampataas ng CP, mga idol. Pati na rin dito sa Lock Prototype Trunk. Ayan, no? Pang-upgrade din to, guys. At tsaka pang... level up ng mga weapons, items, yeah, mga equipments nyo, no. And syempre dito rin kayo makakakuha ng
Ito, yan o, yan. Yung mga ganyan. Mga, ato, pang craft, no? Armor recipe, weapon recipe. Mga ano yan, guys? Mga, pang ano, pang craft ng weapon and armor, no? So, dyan kayo makakakuha, guys. Hindi kayo makakakuha niyan sa mga ibang, ibang place katulad ng Chaos Field. Walang ganyan doon, guys. Tinignan ko na, wala talaga. So, syempre, dito na kayo makakakuha ng mga coins. Gold coins, platinum coins, silver coins, pampapera yon guys. Pampapera yon no? Pag, kunyari, wala na kayong gold, benta nyo yon, makakuha kayo ng mga malalaking gold. So, syempre, ang pinakamahalaga pa rin ay yung mga soul stones, guys. Ayan, katulad nga na sinabi ko, soul stones ang pinakamahalaga nyong makuha dito, no? Ito, katulad na ito, yan. Gold coins, yeah, ito statue, pag binenta nyo yan guys, mahal yan. Silver coin, yeah, mga ganyan. Dito lang kayo makakukuha nyan sa normal field. Sa chaos field nyan guys, wala nyan guys. So, may importansya din talaga itong pagpo-farm nyo sa mga normal field. Hindi lang siya syempre sa gold, XP or what. Pero syempre para rin siya sa mga loots na kakailanganin nyo in the future. Para makapag-upgrade kayo ng character nyo, no? Siyempre, gugustuhin nyo na lumakas dito sa game na to, no? Well, ako nasa around 229,000 CP pa lang ako. Pero, so far, goods naman lahat. No? Nagagawa ko naman lahat ng mga dapat gawin dito sa Ni No Kuni. And, ayun. Ngayon, ang mission ko lang ngayon, guys, ay makumpleto itong Soul Stones ng Golden Grove. Bago tayo mag-Serene Forest at Allegra Plateau, no? So ako guys, nasa Allegra Plateau na ako. Pwede na ako pumunta dito, no? So, yeah. Medyo matataas na yung mga mobs dyan. Pero kaya naman. Depende pa rin sa mobs dyan guys. Kung kakayanin. And yun. Yun ang isang advantage na pwede nyo makuha sa pagpa-farm ng normal field. Kapag ako naman, kung matatanong nyo, saan ba ako nag-AFK farm? Ako guys, depende sa aking pangangailangan talaga yan. Sa ngayon, nag-AFK farm ako dito sa normal field, at nakakuha ako ng, ano, ng marami-rami na rin na soul stones, no? So, maganda ang naging resulta. Pero kung mare, kung kakailanganin nyo guys ng mga terite, yan, magic tome gems, pwede kayo mag-farm dito sa may Chaos Field. Diyan kayo makakakuha guys. Isa to sa mga advantage ng pagpa-farm sa Chaos Field. Dito na ako guys kasi nagpa-farm sa floor 2. Ayan, dito ako sa level 40 na War Drone. Diyan na ako nagpapa-level ng merong energy drink. Ayan, para nakakakuha tayo ng mga maraming loots dito, no. Ayan, itong mga main drops dito guys. Dito nyo lang yan makukuha sa Chaos Field. Mga magic tome, yan. Tapos mga gems. Tapos mga terite. Ayan. So, dito lang kayo makakuha nyan. Again, ang terite guys, isa sa pinakamahalagang currency dito sa loob ng game. Pang-craft yan, pang-upgrade ng mga equipments nyo. Kaso nga lang guys, sobrang rare lang ng drop ng terite dito. Kaya, talagang kung gusto nyo magkaroon ng terite or maraming terite, eh, gumamit kayo ng energy drink habang nagpa-farm. No? So, yun lang. And, kayong bahala. So, summary lang natin ang ating video ngayon. Normal field and chaos field, dalawa yan na importanteng magawa nyo. No? Depende yun sa pangangailangan nyo guys. Kung kailangan nyo ng soul stones, pang-upgrade gold, ingredients, mga thornship solutions, vintage truck, tsaka fuse badge, sa normal field kayo. Kung gusto nyo naman ng terite, nangangailangan kayo ng terite, magic tome, tsaka gems, doon kayo sa chaos field. No? So, yun lang yung summary. Kung ano ba ang pinakamahalaga or saan mas maganda mag-farm. Sa chaos field ba or normal field? So, yun lang guys ang sagot doon. No? So, ayun. Ako, base sa akin, pangangailangan ko sige ngayon guys ay soul stones. So, dito ako sa normal field nagpa-farm.
Pero mamaya, magfa-farm din ako sa Chaos Field kasi kailangan ko ng gems, no? Para mas mapataas natin yung CP natin ng malaki, no? Kasi kailangan kong, gusto kong mag 300k to bago mag level 50 para madali na lang lahat ng mga quest, no? So, ayun. Yun lang tayo sa ngayon, guys. Sa video natin na kung ano ba ang mas maganda na pag-farmin, no? Chaos Field or Normal Field, yun lang sagot, guys. So, ayun. Sana nag-enjoy ka. And may natutunan ka dito sa video natin. Kung di ka pa nakasubscribe, guys, subscribe na kayo sa video natin, sa channel natin para updated kayo sa mga next pa nating mga tips and guide para sa Ni No Kuni Crossworlds. Sa mga di pa nakalike dyan, palike ng video, guys, pasupport ng channel. And yun, pagbubutihan pa natin ang pag-upload ng mga tips and guide para sa inyo, guys. Maraming maraming salamat sa pag-support sa channel. And yun, see you guys in my next video. Peace. Bye-bye.